gagawin tayo. Samsung 32 inches. Ang problema nito ay may backlight. May backlight, wala siyang picture. Model number 'Okay, so ito na, nabuksan na natin yung unit. Bali yan yung kanyang main board. Tapos ang gamit na top board nito ay yung ganito. So ang issue nito ay walang display. Pero nagpa-power on naman siya. Check natin yung supply natin. So supply fuse, diode ito. So ito yung fuse niya. So may 13 tayo. 13 volts. Okay, lagpas ng diode, mayroon din tayong 13. So ito yung kanyang DC to DC. Check natin kung may pumasok na supply rito. Okay. Ito. Okay, so mayroon siya dito. May 13 din siya. Check natin yung kanyang... So mapapansin nyo, iba ang design ng board niya, no? Iba yung design ng board nito. Pero may nakalagay naman dito sa kanyang dulo. So magkaiba ito sa ginagawa natin madalas, no? Na parang ganito din ang forma niya. Yan. So check natin yung bone natin dito. Pero yung bone niya ay dito. So walang supply. Yan ang wala. Okay, gagawin natin ay bubunutin natin. Tapos saksak natin. Tapos magsukat tayo sa bone. So hindi nag So nag-on na siya. Wala. Hindi siya nagkaroon ng DC to DC, no? Okay. Okay, so ano pala? Pagsaksak pa lang pala natin ay doon na lumalabas yung DC to DC niya. So hindi natin maabutan dahil isasaksak natin tapos magte-test point tayo. Yun. So may lumabas na, no? Nakita nyo ba? Okay. Try natin ulit. Saksak. Test point. Yun. So mayroon siyang 4. Tapos magsha-shutdown siya. So lumalabas naman yung supply sa DC to DC pag nag-abang tayo. So ibig sabihin pwedeng buo pa ito. Gagawin natin dyan, try natin i-check yung kanyang signal. So parehas lang yata ito sa mga kadalasan natin ginagawa na ganitong mukha ng top board niya. Pero ito ibang design nito, no? Dito yung kanyang bone. Yung isang top board kasi yung bone nun dito banda. So magkaiba ito. Iba ang design nito. Pero sa signal, parang parehas lang yata sila ng signal. Ayan, so parang parehas lang. Ito din yung ating CKB, no? Ayan, ito din yung CKB natin. 1, 2, 1, 2. Okay, so ito. So check natin ito. Titingnan natin kung may masukat tayong resistance dyan. Okay, so silik lang natin yung ating tester sa ohms. Naka-ohms tayo. Yan, naka-ohms na yan. Tapos check natin ito. Ito muna. Yan, pwede rin ito muna. So makikita nyo dyan ay 10M, ano? 10M. So sunod natin yung pangatlo. Makikita nyo dyan, resistance niya ay ohms na lang, ha? 5, 5, 1, 5 ohms. So 500. So ibig sabihin niyan, kung ito 500 ohms ang circuit nito, so maaring may damage yung gate natin dito, yung signal natin dito, or yung ating LCD. So pag ganyan, may contact ito or mababa yung value. So try natin i-cut itong isa. Isa lang, ito lang.
dito tayo mag-cut sa baba. So ito, CTV. Lilinisan muna natin siya. Saka natin siya i-cut. Okay, tapos cut natin ito. So, wag tayo dito mag-cut or dito. Dito tayo sa ilalim ng butas na 'yan dito. Yan. Cut natin 'to. Tingnan natin kung shorted pa yung kung leak pa yung ating circuit. 500 ohms. Tingnan natin kung 500 ohms pa rin ito. Up. Yun, 515 ohms pa rin siya. So check natin kung magbabasa tayo. Okay, nag-hold. Magbabuzzer lang tayo. Yan. Check natin kung naputol natin yung circuit na yun. Sana. So, dito. Check lang natin kung naputol natin. Okay, putol na. Dito mayroon. Pagdating dito, wala. Okay, so naputol natin. Yan. So, gagawin natin dyan. Dahil yun pa rin yung continuity ng ating circuit. Lilipat tayo sa kabila. So doon sa kabila tayo nag-cutting kanina, lilipat tayo dito. Hahanapin din natin dito yung ating clock CKB1. So yung CKB1 natin dito ay ito. Yan, ito yung CKB1 natin. Yan, kakat natin din to. Cut natin ito. Okay. Tapos sunod, check natin yung resistance niya kung nagbago na siya. Lipat ulit tayo sa ohms. Tapos check natin yung resistance noon. Titingnan natin kung nagbago na yung CKB1 to CKBB1. So, mayroon na tayong nasukat na 11M, ano? So, 11M. Taba. Namatay yung ilaw. Yan, ulit. Yan, 11M. So, ibig sabihin nun, dito sa kabila ang problema natin. So, ibabalik natin tong kinat natin, ibabalik natin yan. I-plot muna natin yung circuit, saka natin siya hinangan. Mas maganda yung hiwa na isang hiwa lang na manipis kaysa yung hiwa na makapal. Kasi pag uras na ibalik mo siya, mahirap siya ibalik pag malaki yung hiwa. Tingnan natin kung magbabuzzer siya. Okay, so may contact na siya. Tapos check din natin yung circuit natin kung normal na siya. Ohms ulit tayo. Balik tayo sa ohms, tapos susukatin ulit natin siya. Okay.
So 10M pasok. Testing natin. So ginawa natin ay isa lang ang kinat natin muna, no? Isa lang muna kinat natin si CKB1. Testing natin kung magkaka-display ito. Tingnan natin si phone kung mayroon na tayong masukat dito na BGH. Yun. So mayroon na tayong 33. Tapos itong coil 13. So yung coil na to 13 ang supply, itong isa. Itong isa wala. Yun. Ito wala. Okay, wala tayong masukat na supply rito. Yan, yan lang yung lumalabas dyan. Okay. So, sa out ng coil, ito, 13 din. So, 13 din yan. Ito, 3.3 yan. Tapos, itong coil natin, 3.3 din yan. So dito na lang tayo sa mga kapasitor. Ito 13. Ito 13 din. Ito 13 din. Ito 6 positive 6 volts. Tapos ito ano to? 1.8. Yan, ito yung 1.8 natin. Ito sa dulo 1.8 din ito. Ito 1.8 din. Ito 13. So yan lang yung mga supply natin na nakalagay sa ating upboard. So wala na kasi mga test point yan, pero yan yung ating output na supply na pag sinukat mo ay ito 13 din ito. Ito 13 din. Tapos fuse natin 13. Okay, so ito check ulit natin yung bone. Yun, mayroon pa rin siyang 33. Tingnan natin yung display nito kung mayroong picture. So mayroon siya, no? Pero mapapansin mo medyo may guwit yung baba natin. Yun, no? Mayroon siyang hair lines na kaunti. Okay. So gagawin natin susunod yan dahil may hair lines siya. At ang madalas nating ginagawa pag ganito ang design ng top board or ng LCD Tcon ay ginagawa natin ay kinakat na natin yung apat na CKB. So CKB1, CKB2, CKB2. So ikakat na natin yung apat na yan. Okay, nakabunot na siya. Tinisan lang natin siya. Tapos ipakat na natin yung apat. Titingnan natin kung maganda yung bukas yung unang open niya. May mga ganito kasing trouble na pag nakat mo na siya silang apat or kahit isa lang nakat mo dyan, yung issue niya minsan pag medyo malala ang sira, yung unang bukas mo pangit yung picture, nagba-bar lines. Pero pag umiinit na siya, nagno-normal naman. Yun, pag ganun ang problema, nasa panel issue yon or damage na yung pinaka LCD natin. So yon, hindi na talaga nasa solve yon. Gagawin mo lang talaga, papainitin mo lang siya bago mo siya gamitin. So pag ganun ang problema, hindi ko na sinisingil yung may nagpapagawa nun.
nilibre ko na sila or bahala na sila kung mag-aabot sila or hindi. So papakita rin natin na pag tumagal, nagno-normal yung unit nila para maniwala din sila. Okay, so kakat natin to. Yep, okay. So ito, dahil sure na tayo na dito ang problema, medyo lakihan na natin yung iwa. Lakihan na natin yung ikakat natin dito. Para mag-open na yung circuit dito. At pwede tayo maglagay ng resistor mamaya pag in case na pangit yung picture. Pero pag tapos natin ikat tong apat na to, tapos maganda yung picture niya, kahit hindi ka na maglagay ng resistor, okay na yon. Pero pag pangit yung picture, magaspang, kailangan natin maglagay ng resistor. Okay. So, naputol na natin. Okay, so testing natin dahil nag-cut na tayo. Titingnan natin kung okay naman yung display. Yun oh, makinis naman siya. Okay, so dahil makinis siya, hindi na tayo maglalagay ng resistor. Kung magaspang siya, pwede natin lagyan ng resistor. Pero makinis yung side na yan. Makinis, walang guwit. Okay, so hindi na natin siya lalagyan ng resistor. Kasi maayos na yung screen natin. Minsan kasi yung mga ganyan, pag naglagay ka ng resistor, nagkakaroon naman siya ng guwit. Minsan pag maraming guwit, maglagay ka ng resistor, nawawala naman yung guwit or hairlines. So sa ginawa natin ngayon ay makinis naman, wala namang guwit, okay naman siya. So okay na yan. Okay, lagyan natin ng palabas. Kung hindi nyo kabisado yung data ng ating cock, ng ating CKB, dito mayroon nakasulat dito. Yan, buksan nyo lang yan, makikita nyo yung mga nakasulat dyan. Kung saan banda yung ating CKB dito sa mga test point na yan. Yan, yan yung panel na ginamit niya. Samsung 32 inches. Testing natin. Final test na natin itong Samsung natin na 32 inches. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe yan, huwag kalimutan. Okay. So, yan o. Itong side na to ang may problema. Yan. Diyan tayo nag-cutting. Tapos, itong side na to ang lahat ng signal ay good.
Okay, so hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa susunod ulit natin na video. Samsung 32 inches cutting method.